haircut. So ayan, after for a last 2 years, for the first time magugupit, magdi-DIY haircut si Inday. So ayan, is my hair liabilities or an asset? So watch this guys para malaman nyo. So ayan, syempre bago natin umpisahan guys, basa-basahin muna. Pero tapos na akong maligo niyan. Binasa ko lang ulit kasi medyo tuyo-tuyo na. So kasi para mabanat talaga yung ating buhok, para mapantay yung kanyang gupit. So syempre suklay-suklayin para maayos ba. And after that, tuwad-tuwad na. So ayan, paano nga ba natin? At dahil ayan, first time ni Inday magkupit, mag-DIY haircut, syempre paano nga ba natin malalaman kung ang ating buhok ay isang big liabilities or asset. Syempre, mula sa ating pag-aaral about financial literacy, kung ang isang bagay daw ay asset, dapat yan ay naglalagay ng o dinadagdagan ang laman ng iyong wallet. So, asset puts money into your pocket. Yan. Paano mo din naman daw malalaman kung ang buhok mo ay big liabilities. Big hair. So, liabilities means takes money out from your pocket. So, kung ganyan kahaba ang ating hair, kaya nyo ba tipirin? Siyempre, kayang-kaya yan. Pero hindi sapat ang puro tipid lang. Kailangan din natin magbawas. So, yun. Reduce our liabilities or expenses. Kung hindi naman needs, bawas-bawasan. Pero kung gusto mo lang talaga, nako, isip-isip na. Kasi ako din, mindset ko before, syempre gusto ko rin naman na-experience, o at least na-experience ko na yung long hair. Kasi first time ko rin na ganyan kumaba ang buhok ko. Ever since, yan, lagi maiksir na ang buhok ko. Kasi, syempre, before, ang ating buhay sa ating pinanggalingan, hindi rin ganun ka sabihin na natin nasa ano rin ganun sa below, kasi siyempre farmer. So ayan, may isang natuto na siyempre nag-reduce ako kaya binawasan ko ang ating pwede para mabawasan ang ating expenses. Siguro naman yung aking shampoo ay aabot na ng or matagal-tagal na rin na maubos. And syempre para yung matitipid ko dun, ito ilagay na lamang natin sa ating paper asset. O diba? Yun yung ano, sabi natatanong sa financial literacy. Kaya salamat sa nag-invite sa akin kapamilya. Saan ka man naroroon, paramdam naman. And ayun, syempre nakatipid din kasi kung meron kayong, kung kaya nyo naman gawin at may gunting supply sa bahay, why not, o diba? Kahit papano yung panggupit dito kasi medyo expensive din. Kaya yan.
nakatibid din si Inday. O, diba? Pwede na. Pwede na pagtiyagaan ang kanyang DIY haircut. Tama o tama? Ay, nako. So, ayan. Salamat sa inyong panonood, guys. Sana may natutunan kayo. So, tip lang yun. Reduce liabilities. Prioritize your needs, not your wants. Kumbaga, lalong-lalo na kapag kapamilyada o pamilyado na. So, and, syempre, kapag may chance kayo, guys, try nyo din, umaten sa aming financial literacy orientation, kasi ang galing, sa isang oras lang, dami na nating matutunan. So, tips lang yan for asset versus liabilities. Yan, hindi kasi sapat ang tipid-tipid lang. Kailangan magbawas, guys, pag hindi kailangan, okay? So, salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. And, ayan, patapos na si Inday. So, ganun lang kasimple ang kanyang ginawa. Bunting, suklay, tuwad. Then, ayan, tapos. Pero abangan nyo na lang yung susunod pa kasi mahaba-haba pa pala. Akala ko, may isip. Kasi mahaba na yung natanggal dyan eh. Nasa, mamaya, nasa huli nito, ipapakita ko yung ending. Pero, yun sa may pinakaharap lang kasi ang labas niyan, niche. So, yung pinakagit na, maiksi na lang yung natanggal. Pero yung sa may nagkabilang gilid. So, thank you guys sa panonood. And, God bless us all. Ayan. Love, love, love.